空上面的那个一下子的一种繁星乱个乱，不行，我跟你们说，不会照顾我，我可以做 stable 一下 ，OK， so I'm going to do something. It's very important to working for something. OK， 我用西洋语，可是我那边 dog trainers， 我那边 dog owners。Maraming dog owners na may inquit sa akin na bakit ganun gumalaw ang aso ko. Kahit na committed naman sila mag-training. It's just a person sa akin ko, Jose, walang problema sa'yo. Aaral ko at training that. It's just that yung aso is not beautiful. That. So, that fact, you get, don't get full potential ng dalawa. At owner at aso. May days naman na yung aso ang ganun gali. Yung owner, bakit kayo sumupit yung sa aso? So I hope hindi ganyan kasi yung aso nyo lang rin. Okay? So makita nyo yung transition. Para mo, alam natin, hindi ko 4 years, hindi ko makain ko sa inyo. So ilang araw ko na dito. Masarang buwan lang, sige na. Ang sabi niya, ah okay, ganyan ka ba? Ano yan? Kasi on the way, ganito ako eh. Tapos, ah ganito lang ba? Okay. Accept, understand, associate. Accept niya, associate niya what's gonna happen kung siya kakain, kung siya associate niya what's gonna happen if hindi isusubo, pupuntahan niya pag kinain niya buong susubo. Di ba? So yun, so ganun siya ka pag-fast to learn, pag-fast to pick up. Okay? Walang kinalaman ko dun sa basic obedience, pero mas pinarapan ko yung explain sa inyo. Kasi all boils down dun sa yung sinasabi ko ngayon. Foundation yun. So kung maintindihan nyo, mag-trust nyo, ano yung proseso? At yung proseso nyo, naging super, kung i-relate ko to, sa proseso, yung nag-match. Yung nag-match. Ano, one is for one, yung nag-match. Ano yung proseso sinabayan nyo? Okay? So parang ganun yung ano. Ang daming times na alam natin down to optimize rhythms ng approach. Kasi, marami gusto kong mangyari sa aso, pero hindi good yung aso ko. Si Roscoe is good. Okay, ako ang sabi, you should be proud. Okay, ako, I would take this dog anytime. I would take this dog anytime sa akin. Kasi paano yung dog? I would take this dog anytime. Yung temperament, what's up? Kasi yung feeling mo as yung safety. Pag sinabi ka, I will take this dog as a family dog. Patandaan nyo ah. Ang pamilya ko, meron ako 11 months old. Meron ako mapakot 2 years old. Okay? So, para titake in ko siya sa dito, hindi sabihin yung temperament niya. Hindi sabihin, I will trust this dog. Okay? So yun. So, you have to understand. So now, what makes you also protect them? Kasi I understand.
mistake mo na. Yun yung most probable behavior which is natural sa kanya kasi suffer for attention ang aso mo. Okay? Suffer for attention, suffer for affection ang aso mo. Diba? Alam mo, mas masarap. Yung umuho dyan, o, but he understood na he has to do yung less probable behavior. Okay? So what do you do? Ano yung gagawin nyo to help out yung aso nyo? Diba? Until your dog doesn't perform, until your dog performs yung less probable behavior, that's the kind of advice. Alam mo siya ng gano'n. So ngayon, kayo, back support din kayo ng aso nyo. Kinusuportahan nyo din siya to be able to perform yung less probable. Hindi lang pwede, less probable, ginagawa na niya, tapos kayo, nandun kayo, sinabi, good thing na nagsiselfon ka. Nagsiselfon kayo kung ginagawa mo dyan. Kasi by the time na nagsiselfon kayo, kung hindi kayo nakaselfon, nakafocus kayo sa picture lang siya, doon siya, siyempre na-excite kayo. Nothing wrong with that. I'm not blaming you for reacting na gano'n. Pero, sabi niyo also, aligaga. Pero, ano nangyari? Nung nag-date na kayo, kasi, yung vibes mo, yung attention mo, yung focus mo, napunta dun sa lente. Imbis na, direct kay Roscoe, dito ka mayroon sa lente. So, nawala yung attention mo kasi napapanood mo siya sa lente na. So, you didn't say that right. You get it? Nung gumalang, nung dalawa kayo na dito, sabi na Roscoe, hindi dahil. Kasi walang distraction to perform in the past. Kayo yung distraction kanila. But I'm not blaming you. Diba? So yun yun. So, ang sarap-sarap i-explain yun yung the science behind dog training. Alam mo kung bakit masarap i-explain sa inyo? Dahil si Ross yung aso niyo. Dahil yung aso niyo is built for i-apply mo yung science sa dog training. Mahirap mag-explain kung yung aso niyo is not. Kasi, pag na-explain ako ng science behind it, sabihin ko, gusto ko pumunta sa akin, pero hawakan mo muna yun. Dito. Yung science behind it, prima, principle, is si Rosso kayo, yung talon, hawakan dito. Hindi ko ano kalapit sa akin, patapak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 
mga aso is not good for that. So, kaya ako sinasabi sa inyo, kasi marami kayo pag-aaralan. And that's the reason why, yung sa aso nila, my job is done. Job done namin dyan. Alam ko kung ano yung pag nagturo na ako sa inyo, alam ko pag nagsasabi ko sa inyo, kasi alam ko kung ano yung aso nila. Okay. So after this, lahat ng ituturo ni Zan sa inyo, next time ka, tahimik lang daw. Kung punta ka service dog, yung mga kailangan niya, tahimik lang na aso. Pero, ang hirap kung mag-communicate dyan. Ang hirap siya itatake. Kapag he's not good for you. Hindi ganun ka siya kung mind niya. Hindi ganun kataas yung pride niya. Okay? To work for something. Hindi ganun kataas para kung sinayon sa kanya, oh, mag-sit ka. Basta sit. Kayo doon, hindi mga ano yan, hindi mga nagat, hindi ano, kahit dambahan-dambahan.
service to. Pero paano pag sinabi lang 24 hours ang aso ko mag-stay? Or mag-stay ko? Kung sinabi siguro stay, okay lang. Pero sabi ni Ras, kapag iwan ko sila ako, stay. Pero paano pag bitin? Sabi, make your dog sick. Let your dog stay for 1 minute. Wala na. Nakaupo mo si Ras sa pwede. So, ang hirap i-bitin. Now, ang disadvantage na aso na ganito, nakita mo ang hyper. Hyper talaga eh. Tapos talagang pag sinabi mo sa kanya, do what everyone. Okay, okay. Tapos eh, mas parang ano, mas taking time bang pag nag-service dog ka. Pero what's good about sa kanya is dahil mataas ang time, may isang sumunod, kapalit ng something. Tapos, ang maganda sa kanya, may mataas ang guide, mataas ang pain tolerance, high spirit, so, pag binigyan mo siya ng correction, hindi siya yung parang, ay, what mo, gano'n. Ang ano niya, ang understanding niya, kung matalino siya, pak, ay, sorry, pak, kasalanan niya. Let's do it again. Yes, parang din. Diba? So, actually, what's happening now, this is a session. This is a test sa kanya. This is a test, level up test. More than yung ginagawa namin. How can yung mga nakikita ko yung video? This is level up already. Bakit? Kasi nung kami, araw-araw, i-play nun siya, same people. Same scent na kapagigit sa kanya. So, pag sila yung sa kanya, stay, hindi niya na kailangan, ay, sino to. Walang distraction. But now, kung nag-stay ko siya, kasama ko nandyan kayo, you're a distraction. Very easy. Level up pa rin yan. So, good job pa rin yan. Ibang ano to, ibang level yan. Yun. Okay. But again, din nga, ang maganda sa kanya, kahit na lang sa airport, na lang sa airport, hindi yung parang kala mo yung parang ang balik na aso. Paano nga hindi ba balik ko? Tingnan mo naman, no? Ang bagsak na bagsak. Kasi, parang, malakas pa rin. Kalmato lang yung aso. Pero sa kanya, kumita mo, stay ka, no? Hindi nagiging tumak po, pero nagsistay. I'd rather have a dog like that. Ibig sabihin, yung aso mismo, may hindi na ako tumakas. Okay? Ganyan. So, even dito, I'm not gonna know, guys, na he will break a stay. Pero ang totoo sa'yo, siyempre, ilang months ka naman sa dito. Kung saan po ang pain in his life, tayo. So, you will encounter mga situation where parang lang dito sa isang scenario na to, nag-stay sa Ross ko 10 minutes. Parang feeling mo, galing niya, okay na. Kung dami nag-stay sa mga location. Nag-stay sa mga location, 10 minutes. Okay na, galing na ni Ross ko. Pero huwag kayo pakumpiyata. May na. Biglang dinala mo ngayon siya sa Ayala, biglang gumalaw. So, may business ka lang. So, you work all in the Ayala. Okay, so iba-ibang distraction. Okay? So, ang tuturo sa inyo ngayon, ang bibigay ko sa inyo assignment is heel work and autosave. So, meaning, pero si Doug, i-demo niya sa inyo lahat. Pero hindi ko ipatakal sa inyo yung autosave, I mean, yung sit, down sit, yung stay, hindi ko tuturo ko sa inyo sa ibang session niya. Kasi, medyo info overload, may hirap. Okay? So, ang heel work and autosave, at all times yung aso nasa left. Okay? At all times ang aso nasa left. So, dapat loose leash walking. Kung makikita nyo nyo sa meron sa YouTube, tinutulog nila sa aso, nasa left side. Pero pag nakita nyo naman yung aso, malamang may alis yung aso. Kasi nakalock lang siya eh. Okay? Ang proper na keyword, yung hindi kapatid yung aso, hindi assisted yung aso. Alam mo aso na kami ginagawa yung is loose leash walking. Nakikita nyo yung leash. Nakayipot. Ibig sabihin, hindi siya pinuforce to be on the road. Alam niya trabaho na. Okay? Ibig sabihin mo, pag-ikot na, pigot sa dalit. Okay? Matras ka, pigot sa dalit. And you will notice din sa aso niyo, na when he walks, he can't tail up. Ibig sabihin,
motivated certain people to do it. Okay? So yeah. So every time huminto, si handler should be automatic. So, kung dati, naglalakad kayo, yung aso mo, kung saan kong sabi ko ngayon, uy, dito ko. Pero kung saan magumunta sa lupa. Okay? So, technically, so, ang tinawag natin sa Roscoe, ang aso, natural tendency, is antagonistic opposition reflex. Napapansin nyo, minsan yung aso, yung hila niya na, the more yung hilain, the more lumalayo. You get it? Diba nakatik sa inyo pag ganun? Kalagkat pa rin sa it's called opposition reflex. So, hindi po yung ano, tawag dito, yung stubbornness. Okay? Hindi yun yung matigas ang ulo yung aso. It's just opposition reflex. Ibig sabihin, natural tendency nila. So, pag gumanon sila, at lumayo ka, pag gumanon, hindi yan ang matigas sa'yo. So, huwag mong personalin na parang gusto mo, tigas ng ulo mo dito ka. It's a natural reaction ng aso. Opposite. Alam mo yung feeling ito, tapos nakatayo ka sa maliga, kaya nasa edge ka ng bubong. Tapos sinawahan mo, tapos dinihila ka pag gano'n. Alam mo, oy! Yun yung opposition. Okay. So now, ang tinuro namin sa kanya is how to turn off pressure. So what we do to fix yung opposition reflex is, the more they pull, the more kami hindi makikontain. Tapos, kahit ganyan tayo, kahit tatlong taon tayo ganyan, I will not contain. I will wait for you, lumapit ka sa akin, then to press on. Okay, so then, paulit-ulit, you understand, to turn off pressure, pag may pressure, to turn it off, ano nga pa rin? Dahil pag hindi mo inintindi yung opposition reflex, natural tendency naman ng tao, ng owners is, sabi, hila ka. Sige, hila. Kawawa ka naman. Sige, hila. Kawawa. Ay, kawawa naman. Okay? So, dahil naawa ako sa'yo, anong natutunan mo? Pag sinakal kita, lalayo ka pa kasi dulo agad ko. So, ang natutunan mo, to turn off pressure is I will walk away from you. Which will never fix yung issue nyo. Okay? So, akala mo ngayon, sinasadya ka ng aso, the more mo hilain, hihila siya away. Kasi pinipiling niya, tatagyan niya sa pressure. So, binigyan ko sa'yo, yung binuhan ni Heroso. Pag binigyan ko pressure, bahala ka ganun. Okay? Now, what you have to understand is yung approach. It's called NEPOPO. Negative, positive, positive. Yun yung guideline ko. Negative, positive, positive. NEPOPO. Yan ang guideline ko para lamang lagi yung positive dun sa training. I have to be honest sa inyo, ang training ko is not pure positive. It's balanced training. Okay, may negative pa rin. Kasi kung kayo nga eh, ang dami yung negative binigay portion dun sa aso nyo. Hindi nyo naman sinasadya. Dapat ako, hindi pwede. Tapos yung sa akin, learning process. So, what I'm teaching is, this is negative, naramdaman mo? So negative, finally, yung lumapit ka sa akin, it becomes positive. Tama? Then the release. So, kaya ko sinabing guidance is ni Popo para lamang lagi sa positive. So, what do I do? Ano ba yung rewarding kay Rosco? Ano palagay mo? Food. Ano pa? Yung body. That's affection.
toys? Hindi masyado. Okay, good observation. So what's ano yung mga reward sa aso? Food? Food? Yung sabi niyang patting, attention, affection. Tapos yung drive, yun yung toys. What drives the dog to ano? What motivates the dog? So dahil ikaw, tingnan mo kung gano'n ako ka-jackpot. Buenas na kayo kay Roscoe. Dahil ang dami mong sinabi. Dun sa apat, tatlo yung tinamaan mo. So wala kang reason para hindi mag-reward. So again, so that's negative. Ang lumapit, positive. Then ang gusto ko, mamili ako. Food, affection, or yay, good job, Roscoe. Attention. So lamang na, negative, positive, positive. That becomes your rule. That becomes your guideline. Para naman, kahit na binatukan kita, pak! Pero nung lumapit ka naman sa akin, binigyan kita ng pera, minsan si Pedro, right? Okay, para lang, hindi, what do I mean by that? Para lang din kasi, hindi natin pag-break yung pak. Kung sa aso. Okay? It's like raising children, di ba? Tatay ko, sabi sa akin, huwag ka mag-basketball, pagbalik ko dapat hindi ka alabas ng bahay. Kung dumating yung mga barkada ko, sabi sa akin, uy, tol, ginamon tayo limahan, yung kalaban natin, pustahan daw, ang laking pera. Kasi hindi, hindi ako pwede mag-basketball. Hindi ako pwede lumabas. Tol, yung kalaban natin, yung hindi manalo-nalo sa atin, walang kadaladra. Kasi hindi talaga pwede. Pero may pusahan kahit na. Sabi, pusahan kahit 1,000. Sayang. Tama. Pero siyempre, pera yun eh, mukhang pera. Sabi ko nalang, sabi sa akin ng tatay ko, ano sabi sa akin dati ko? Pagbalik ko, nalaman ko lumabas siya. Nakikita na yung business na yun. Pin ko ngayon si baseball bat. Kasi easy money eh. Ito nga, true enough. Lago kami. Pagkira, shoot, tarado, uwi, pera. Pag uwi ko, sa'yo, uwi, pera. Pero pagpasok ko ng bahay, nawaran mo, shoots, darating si daddy. Pag nalaman, ito na. Hanapin si daddy. Pagdating, sabi sa akin, takol mo, isa. Nag-oopo. Ganyan ako, opo. Ready na ako paluin. Yung naman, baseball, di ba? Sabi ko, ano na siya, pag lumabas ka, paluin ko. Sabi saan, sabi ko. Hindi tinuloy. O, ngayon, pinapuntan, sabi ng naman sa akin. Pinapuntan mo. Hindi, eto yung point. Next day, sabi ko ngayon, sabi na naman niya, huwag ka lalabas. Dumating na nga ang barkada. Ito, laro. Let's go. Okay. So, yun siya sabi ko yung balance. Sino may kasalanan? Kaya bakit ba? Hindi. Tropa, punta na punta. Hindi. Sino may kasalanan? Kala ko lumalabas. Sino? You care about the welfare ng aso mo,
huwag kang maawa dun sa if you have any corrections. Diba? Kanina, ang sabi ko, kung kakain, hindi siya kumakain, sabi ko, ano, you eat or die. So yun yung firm ka, you eat or die. Diba? Pero, may nag-stick tayo dun, you eat or die. Long term, now, the dog is eating on its own. So, maganda ka nalabasan. Now, ganun din pagdating sa corrections. Pag sinabi kong stay, sabi ko, pag nag-break ka ng stay, bibigyan kita ng new stressor. Tapos dahil maawa kayo mo, nag-break ang aso mo kasi ayaw mo bigyan ng new stressor dahil kawawa. So natututo yung aso mo not to break the stay. Pag-break ka ng stay, ano mayroon? Kung isang masalasaan, kung isang okay. So ano bibigyan mo? Maawa ka? Ano mo kayo aso mo? Anong choice niya? Diba? It's either you hurt the dog, ang choice mo, hurt the dog or kill the dog. Kasi pag hindi kita sinaktan by presyo, hindi mo re-respectuhin. Next time, kapatid ka na. Okay. So I'm just explaining sa inyo yung approach na ginagawa ko sa kanya. So, now, when you're doing dog training, kaya nyo na yung kanina. So when you're doing dog training, dog training. Come, 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 come
Come means come. All kinds of sinabi ko, come, babalik ka. Dahil sa mundo mo. So yun yung pinaka-importante. So nothing, walang masyadong ano pinagkaibang sa second. Pero yung pinagkaiba na yun, yung literal na pagkaiba is very important. Crucial. Okay? So yeah. Okay, sino ang handler? Ikaw. Now, bago ka tumayo. Wait. Yun, kita mo? Expectin mo na. Ako, ano yung nabitasin ka mo? O ano yung pangkaya? Expectin mo na. It will not happen. Okay? For now, yun yung pura. Pero, right now, syempre, ang tingin ni Roscoe, kami lang ang kailangan sundin. Kayo rin this. Okay? So parang bad cup, good cup to. So, ang goal mo is to give an impression kay Roscoe na Roscoe, kung ano kaya coach, yun din ang akin. So, nakita mo kung gano'n ka siya ka-snappy at gano'n siya ka-tight doon sa hili. Pagtayo mo dyan, papatayuin ka dyan dito. Kasi naabot kayo ni Dan yung leash. Sabi mo lang sa kanya, heal. Pero you would not expect yung mga ako. Sabi sa'yo ni Roscoe pag maghahakon sa inyo. Hey, I miss you! Yay! 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 Tapos ako muna mga pakapakan mo pa. Okay? But, again, yun yung probable na rin ito. Yung less probable is mag-heal na bigla. Out of power, miss na ko. Punta ko mag-heal. Itagal ko tayo sila dito. Diba? But, yun yung crucial. Around that, I also have to say, it's the same thing. First impression tayo. Hindi ka mo, wala ka iba gagawin. Paglakad niya, tatalong-talong yan. Pag tumalon, pull up on the least foot pressure sa least. Pag bumaba, release mo lang, maglakad ka lang at save you. So kung sabi, boss ko, good job, wala mo na. I think talagang mag-heal na siya. Basta tayo, ano sa sunod? Yung reward. Which is ikaw, affection, attention. Yung ganun mo lang yung share to. Yung first impression sa mga ikaw. Yung napulot siya. Yung may goals siya. Bigyan tayo ganyan sa bahay. But then again, nung pinakita mo na, no, kung paano sila ko, hindi ganun namin ako. Sabi na, so, ah, okay. Tapos, pag perfect na namin, pag hito mo at tumo po, hindi na kita ng time, hindi na minutes yung sumo. Hindi na kita ng 20 seconds. Ibuhos mo lahat ng pamamaraan sa ass mo. Pwede, pag sumigaw ka stop, pag sumigaw ka heal, ibuhos mo. Pag sigaw ka sa'yo, okay? Heal, sabi ka, heal. Para ka na shot off. Black and white lang. Black and white. Black and white. Walang in between. Kasi, so, yun yung kailangan mong ma-achieve mo. Tapos, we're done. Yun na, pa-practice mo. Kahit saan. So, pag matutunan yung heal, matutunan yung heal, so, syempre, paglabas nyo, kung gano'ng kapatuloy dito, maybe sa labas, may ganun. Okay? So, yun yung sabi, you work on sa labas. Heal hanggang ma-achieve mo, this becomes your criteria for a good heal work. Ano yung patatapos tayo ngayon, ano yung magandang ginagawa mo, patak mo sa utak. Kailangan paglabas mo, magulo sa labas yan, sabog yung galaw mo, pero pag na-achieve mo, naging kamukhaan mo dito, then masado mo na dun sa area mo, then on to another area of instruction. Start ka muna sa kabahe, sarap ng bahay, sa park, nagbubalik ka ng bubalik. Diba? Pakita mo ang buko sa aso sa'yo. Huwag kang aangat ng level na hindi mo po dito sa iba. Huwag sa mga signal mo. Okay? Eventually, yun yung practice mo. It's a never-ending practice. Ha? Hindi na po. Yung mga aso, 4 years old, yun sa iba practice pa mo. Sa iba kaya. So, pagkakita na itang garage, sinan mo sa akin, good, oh, garahe. Okay, good job, garage. Coach, galing nga siya, okay, good job, sa park. Coach, sa park, may park line, meron coach, may naglalaro, meron coach, punta ka doon mo heal. Pag mag-heal, okay, good job. Ang masunod na, send ka lang send sa akin dito. Hindi, send mo sa akin. O coach, ito makamdang EDSA. Diba? Ako pala hindi nag-heal. Oo, diba? Diba? Coach, as ka rin natin. Diba? Diba? Pero, wait lang po kasi, kasi bukas na ba may work? Yes. Paano yun? Dapat ba everyday? Ah, good question. Okay, let's see.
Sinabi ko sa'yo tungkol dun sa leash, yung leash has to be you position. Naka ganun. So, medyo mahaba, maiksi yung leash ko, bawa mo konti. Yan, sige. Heel. Tignan mo ang tendency ng aso. Bakit mas maganda yung heel niya sa'yo kaysa sa amin? Lukol-lukol rin ito eh. Diba? Bakit mas maganda? Kung emotional na approach ang gagawin ko, sasama loob ko dyan. Kami nagtitingin sa'yo, ang ganda-ganda ng heel mo sa'yo, sa amin hindi ganun kaganda. But it's all scientific, nothing personal. Bakit? Kasi mas willing sa to work for you. Sabi niya, ay pag nag-heel ako ng maganda rito, kakapin na ako rito, makamangan, pati makabawasan ko yung pizza niko. Diba? Sige, sandan mo. I-focus mo yung heel niya. Actually, ang alam mo, yung curves, wala naman sa aso. Ayun, wala naman sa aso.